Yo, what's up mga master? It's your boy Respy. Panibagong video na naman, Gematic, na panibagong kalaman na naman ukol sa pagrarap. At sa video na to mga master, tatalakayin natin kung paano nga ba kumikita ang isang rapper. May pera ba sa pagrarap? Kikita ka ba sa pagrarap? Kikita ka ba ng kahit konti sa pagrarap? Kasi sa panahon ngayon mga master, dapat maging wise na tayo. Mahirap para sa isang artist na gawin to, lalo na kung wala naman tong balik sa kanya. In order for us to make our dream, we have to make it our passion. At para magawa natin yung passion natin, kailangan gawin na rin natin tong habit. Kaya ang idea dito mga master, bakit hindi mo i-relate sa business yung hilig mo, di ba? Nag-enjoy ka na, may balik pa sa'yo, di ba? Matindi yan at hindi yan biro. In this particular video mga master, tukuyin natin yung iba't ibang paraan ng isang rapper kung paano siya kikita ng pera sa kanyang pagra-rap. So umpisahan na natin. Una sa lahat, kikita siya sa pamamagitan ng social media platforms. Katulad ng YouTube, Facebook, Spotify, at marami pang ibang streaming platforms na pwede niyang pagkakitaan. Sa pamamagitan ng kanyang music, syempre mga master, ang kailangan niya lang mag-upload siya ng kanyang music. Pero mga master, hindi agad-agad kikita dito. Tandaan nyo, hindi agad-agad. Nakadepende pa rin yun sa kung gaano kaganda yung music nyo, kung gaano siya papatok sa mga tao. At mga master, hindi agad-agad porkit nag-upload ka ng kanta mo, ikikita ka na agad. Merong mga requirements si YouTube at pati yung Facebook at yung Spotify bago ka kumita ng pera dito mga master. Be patient lang tayo mga master kasi the more na maraming nanonood or the more na maraming nakikinig ng iyong kanta, the more na possible na kumita ka dito sa mga streaming platforms. Okay? Kailangan mo lang i-meet yung requirements and you may earn money. Kumbaga mga master, yun yung sinasabi nila. Kaya napakahalaga sa isang artist na ngayon pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, dapat meron ka ng fanbase, mayroon ka ng YouTube kung saan doon ka mag-upload ng iyong music. Napaka-importante niyan mga master. Kaya huwag nyo sayangin yung opportunity na habang maaga pa, gumawa na kayo ng sarili nyong YouTube channel at sarili nyong Facebook fanpage. Kasi napaka-importante ng bagay na yan mga master and the long run. Kaya napaka-importante na gumawa na kayo ng account sa mga streaming platforms katulad niyan, ng YouTube at saka Facebook. At pangalawa mga master, gigs. Lahat ng artist pwede magkaroon nito. Kailangan mo lang dito is connection sa iyong mga kliyente or sa iyong magiging prospect. Yung ibang artist, sila mismo nag-aalok sa ibang sa mga kliyente na magpe-perform sila sa isang event. Sila mismo nagsasabi sa kliyente nila na magpe-perform ako at kailangan ko lang talent fee. May iba naman na mismo sila ang iniimbitahan na magpe-perform sa isang event or sa isang lugar. Yung mismong artist na yung iniimbitahan, lalo na kung yung artist na yun ay meron ng pangalan. Syempre mga master, babayaran ka sa talent fee mo, sa accommodation, sa travel expense at etc. etc. Pero mga master, karamihan ng ibabayad dito sa atin or tayong mga artist, ang karamihan ibabayad sa atin dito is minsan galing din mismo sa ticket. Sa ticket ng isang event. Meron naman talaga na katulad sa mga mall na iniimbitahan yung isang artist na mag-perform sa isang mall kasi maghahakot siya ng tao. Lalo na kung may pangalan na yung artist na yon. So alam ng mall na posibleng magdala siya ng maraming tao doon. Matik na i-announce yan nila na may artist na sikat na pupunta sa isang area, syempre maraming pupuntang tao doon. So kumbaga may balik sa kanila kung bakit nila ginagawa yon. So, syempre, as an artist, syempre, yung talent mo at yung magagawa mong part para sa kanilang company or sa kanilang event is malaking bagay sa kanila. Kaya babayaran kinila sa pamamagitan yon. At yan ang gig o gigs. Mas malayong lugar master, mas malaki ang posible mong kitain sa gig. Halimbawa, sa ibang bansa ka na inimbitahan, so expect mo na mas malaki kumpara dito sa local lang. Merong kikitain pagdating sa gig. Mas malawak ang show, mas malaki ang kikitain mo sa gigs. Okay? At pangatlo natin mga master sa pamamagitan ng album. Napakalaking bagay ang album sa isang artist mga master. Kapag maraming bumili ng album mo, siguradong malaki ang kikitain mo. Ano ba yung album? Ito yung digital copy ng iyong music compilation. Yan ang tinatawag nating album.
Pero mga master, advice ko lang sa inyo mga master, huwag muna kayo mag-focus sa album kung hindi pa ganun nag-hit ang inyong kanta. Kasi sino bang bibili ng iyong kanta or ng iyong album kung hindi pa naman ito kilala? Mahirap yun na bumenta. Siguro may bibili pero mga kaibigan mo lang. Pero yung sinasabi natin na bibili as na maramihan kasi malabo yun. Kasi hindi pa naman ganun kasikat yung iyong kanta. So expected mo na yun, di ba? Kaya sa panahon ngayon mga master, nagpo-focus, karamihan ng mga artist ay nakafocus sa paglabas ng kanilang mga kanta sa streaming platforms like YouTube, Facebook, and Spotify, at marami pang iba. SoundCloud, so napakaraming streaming platforms na doon sila naglalagay ng kanta. Ng bihira ka lang makakita ng mga artist ngayon na nagpo-focus sa album. Mga master, kung meron man talagang kikita sa pagbebenta ng albums, malamang sa malamang ay yung mga mainstream artists. Yung may malawakang network, kumbaga. Pero pwede rin naman kumita yung underground artist, pero yung underground artist na yon, bebenta siya ng album pero may pangalan na siya. Kumbaga matagal na siya sa industriya or hindi man matagal sa industriya pero nag-hit na yung mga kanta niya. Kaya yun ang purpose ng album. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo mga master, the more na marami kayo nabebenta na album, possible na kumita kayo ng malaki. At yan mga master, ang isa sa basihan natin na talagang posibleng kumita ka sa pagra-rap sa pamamagitan ng tinatawag nating album, okay? At pang-apat natin mga master, syempre yung merchandise. Kaya napakahalaga mga master na meron tayong taste pagdating sa pag-project ng ating mga sarili. Meron tayong taste kung ano yung mga fashion style natin or yung mga lifestyle natin or yung mga bagay na meron tayo na nakikita ng ating mga audience or mga fans natin. Yun yung uniqueness natin or something na palatandaan na kapag nakita nila yung bagay na yun, maalala ka nila or something na may value yun regarding sa'yo na gustong-gusto ng mga fans mo or something na alam ng fans mo na ito ay galing sa'yo, nagre-remind na ito ay nagre-represent sa'yo. Kumbaga may sentimental value yun sa kanila kasi nga idol ka nila or fans mo sila, kaya posibleng mag-avail sila ng merchandise na gagawin mo. Expect mo na curious yung mga fans mo regarding sa talent mo, sa pananamit mo, or sa attitude mo, or sa lahat ng mga bagay na meron ka na alam nilang nanggaling sa'yo. Karamihan ng mga artist ngayon, kung mapapansin nyo, merong mga clothing line na tinatawag. Yung clothing line na yun mga master, Siyempre, meron silang mga sariling graphic artist at mga sariling taste na mismong sa kanilang idea nang galing yung kanilang. Halimbawa, regarding ito sa linya mo sa rap or sa lyrics mo or something pamagat ng kanta mo, nilagay mo dun sa damit. So, yun ay example ng merchandise na pwede nilang i-avail sa'yo. Kumbaga, pwede silang bumili yun, natulungan ka na nila. Napasaya mo pa sila. Kumbaga, ganun yun. Ganun yung value nun. As an artist, pwede tayong kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng merchandise. Merchandise na magre-remind ng value natin sa kanila, sa ating mga fans. It's either sombrero, accessories, t-shirt, mugs, kahit mugs, pwede. Basta, merchandise na galing sa'yo at merong trademark na sa'yo galing to. Kaya ayun, matik na pwede kang kumita sa pamamagitan ng merchandise. At syempre mga master, last but not the least, ang tinatawag nating advertisement. Pwede tayong kumita sa pamamagitan ng advertisement. Advertisement, paano ba? Paano nasabi nating advertisement? This is common sa panahon ngayon. Napakarami ng mga companies or something na mga brand na gusto magpa-advertise ng kanilang product. Napakarami ng mga business industries na nangangailangan ng mga influencer na mag-a-advertise ng kanilang mga item or mga product or something na services, lalo na kung may pangalan ka na. Malaking bagay ito sa kanila na gamitin ka upang ma-advertise yung kanilang mga produkto, item, services, or kahit ano pa. Magpo-promote ka through online sa mga Facebook at sa iba pa, pwede rin sa radio station, di ba? Ang gagawin mo lang is ipopromote mo lang kung anong meron sila. Ang mga bagay na gusto nilang malaman ng maraming tao or ng maraming malawakang mga market. Yun, ganun lang naman kasimple. Like for example mga master, pwedeng mismo sila, yung pangalan nila. Like for example mga master, mga
politiko, nagpapagawa sila ng jingle, 'di ba? So pwede kang kumita sa part na 'yon. Magpapagawa sila ng jingle sa iyo, babayaran nila yung talent fee mo. Gagawin mo lang, gagawa ka ng kanta regarding sa kanila para ipe-play nila 'yon sa mga sasakyan or sa pangmalawakan or para ma-advertise sila. So, 'yun, isang way 'yon ng advertisement na pwedeng kumita ang isang rapper sa pamamagitan ng paggawa ng mga jingle at mga kanta na talagang papakinggan ng napakaraming network or market, maraming listeners, kaya napakahalaga ng talent natin na nagagamit sa ganun. Pwede mo silang gawa ng kanta, gawa ng video, depende sa kakayahan mo as an artist or ano yung, kung anong meron ka, pwede mo yon i-gamitin para ma-promote yung kanilang gustong mangyari or ma-promote yung kanilang services, item or kahit ano pa, basta promotion, advertisement, ay kikita tayo dyan, okay? At syempre mga master, kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click nyo yung notification bell para palagi kayong updated. At kung meron pa kayong karagdagang kaalaman regarding sa topic natin ngayon, or meron pa kayong idea na hindi ko na isama, i-comment nyo lang yan. At lalong-lalo na kung may katanungan pa kayong iba, i-comment nyo lang yan. At kung meron pa kayong gustong malaman or idea na regarding sa pagra-rap, i-comment nyo lang rin yan sa ilalim, sabay-sabay nating alamin yan. At hanggang dito na lang, I hope na i-check nyo pa yung iba pang mga video na ginawa ko dito sa channel ko. Maraming marami kayong matututunan dito mga master. At syempre, sa muli, maraming maraming salamat at see you next time. God bless and bye-bye.